But I think I'll just get this too. Okay. Mm-hmm. That one is too bulky. Okay. Let's go. Walmart for the third time. Pauwi na kami. Tapos na ang last hurrah. Last hurrah. Pamimili para sa balikbayang box. So finally, makuklosa namin yung box. Puno na siya. And I'll try to call Atlas na din if pwede na nilang ma-pick up. If not today, hopefully tomorrow. Kaya nyo na, kuya? Oh, yeah. Sige po. Okay. Ingat ho. Finally guys, napadala na natin yung balikbayan boxes. So tumawag ako sa Atlas Shippers para sa pickup ng boxes. So I recommend guys na tumawag kayo ahead of time para malaman nyo kung kailan yung availability ng pickup boxes sa area nyo. So in our area, every Wednesday and Friday yung availability ng pickup ng boxes.
And then upon pickup ng boxes, they will give you another set of boxes. Since dalawa yung binili ko sa kanila before, binigyan ulit nila ako ng dalawa pang boxes. So next time na magpapadala ulit ako ng package, pero na ako magagamit na box, hindi ko na kailangan bumili pa ng another box pa sa kanila. Kasi medyo costly din yun eh. I think $9 yung bili ko before. So, what can I say about this whole experience? Well, ang masasabi ko as a first timer, mahal siya. Mahal magpadala ng package, okay? So, especially now na yung inflation, mahal na mga bilihin. Kaya talagang advisable na uunti-untiin mo siya. I mean, kapag may mga sale, yan yung best opportunity na makapag-shopping ka unti-unti. Hindi naman kailangan ng isang bagsakan. In my case kasi, talagang one time, big time yung ginawa ko. Probably because wala rin akong time na, you know, mag-shopping every now and then, mag-check ng mga sale every now and then. So, since may allotted budget naman ako, and ang priority ko talaga is to buy just the basic needs. Yun lang, madali lang naman. Kasi as you can see, mostly mga groceries yung binili ko. Mga kailangan sa bahay, mga toiletries. And hindi ako masyadong nag-shopping ng mga shoes, bags, perfumes, and all that. So, namili lang ako ng mga konting damit. And nag-focus talaga ako sa mga basic needs nila, yung mga groceries. And hindi naman yun kailangan na, alam mo yun, iipunin mo kasi may expiration date din yun. Pero kahit mahal siya, malaki yung nagastos ko for these balikbayan boxes, I don't care. Because first of all, I have a budget allotted for this. Hindi ako nangutang para lang may pangbili ako sa mga bagay na kailangan kong ilagay sa package na to. Hindi ako nag-exceed sa budget na inalat ko. So, I don't feel guilty at all. Yun naman ang masaya doon. Yun naman ang masarap sa feeling. And ito rin yung one of my goals din na to experience na makapagpadala rin ako ng balikbayan boxes sa family ko sa Pilipinas, and gusto ko rin ma-experience nila yung mag-open ng balikbayan boxes. So, yun. Kasi yung mga ganung bagay, priceless yun eh. Walang amount na makakatumbas dun sa happiness, alam mo yun, sa excitement ng family mo when they open the box. Hindi siya talaga practical. Kasi baka sabihin nyo, yung mga pinagbibili ko naman dito, pwede rin naman din mabili sa Pilipinas. Which is true. I agree with that. But as I've said, hindi naman yung pinaka-reason ko kung bakit ako nagpadala ng balikbayan boxes for my family. Okay? Yung experience na to and yung happiness and excitement na na-feel ko and yung ma-feel din nila, yun yung pinaka-main reason ko talaga. Hindi naman ako lagi-lagi magpapadala ng balikbayan boxes eh. It's like once in a while lang, kung may budget for that, why not? So, ayun lang guys, sa mga balak din na magpadala ng balikbayan box, don't feel guilty as long as na you have a budget for that. Hindi ka nangutang, alam mo yun, na hindi ka nag-exceed sa budget mo. Okay lang yun. Kasi ibig sabihin, pinaghandaan mo yun. So, I hope guys na enjoy nyo tong video na to. Hindi man ito yung pinakabonggang balikbayan package experience na mapapanood nyo. But I hope na na-inspire ko kayo. Hindi man perfect tong video na to dahil first time ko talaga sa mga nahilo sa videos ko nung nag-grocery ako. Sorry naman guys. Ang hirap pa yung nagtutulak ka ng cart and then at the same time, may hawak-hawak ang phone tsaka may mga ibang tao din, di ba? Nakakahiya. So, very discreet lang. So, next time, I'll try my best na pagbutihin ko pa. Okay? But I hope nag-enjoy pa rin kayo and sana na-inspire ko rin kayo.
And samahan niyo ulit ako sa next Balikbayan package experience ko. So, until then guys, see you on my next video. Bye!